Ayan, kumusta mga ka-M3? Ako si Moto Kwento. Tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng ignition coil tsaka spark plug cap assembly. Yan. So, bale, papalitan ko siya kasi napalusong tayo sa baha. Yung high tension wire nitong ignition coil, medyo ano na, parang nasunog na dito sa dulo. And then, sa katagalan, 5 years na kasi itong M3 natin. Itong spark plug cap niya is bumibitaw na. So, nakikita ko rin kadalasan post nung iba na kapag ganun medyo namamatay yung makina mo kapag tumatakbo ka. Kadalasan yan din ang una mong tingnan bago ka pumunta sa mekaniko. Kasi minsan, ayun, sa loob, ayun siya, yung spark plug cap, naglo-loose na. So, ayan, papalitan natin. Una, ang kailangan nyo lang muna ay screwdriver na Phillips. Yan. So, babaklasin lang natin to. Itong gilid na to, kahit itong gilid na to lang. Pero, syempre, damay ito para mabunot natin yan. So, pakita ko sa inyo, ma'am. So, una, tatanggalin muna natin to. Tatlo lang yan, ma'am, sir. Sa dito, doon, and then yung dito sa kabila. Ayan. So, tanggalin ko lang. Ayan. So, natanggal ko na yung mga tornilyo, ma'am, sir. At dito nyo lang siya itabi. Usually, magkakasize naman yung mga tornilyo nyan. Ayan. So, paano tanggalin to? Itong buo na to. Ayan ito. Iangat nyo lang. Iangat nyo din sa kabila. Tapos, bubunutin nyo lang yan dito, ma'am, sir. Iangat nyo lang. Ayan o. Tapos, babaan nyo itong seat. Ayan, bunutin nyo lang. Tapos, ayun. So, tatlong tornilyo lang yun. Ayan. Tabi nyo. Baka masagasaan. So, tanggal na yan. Ito naman problema natin. Ayan, so, bali may tornilyo siya dito. Dito. Dun sa ilalim. Dito sa gilid. At meron pa siyang dalawa dito, ma'am sir. Ayan, iaangat nyo lang yan na ganyan. Ito dudukutin nyo. Ayun o. Yung isa dun. Tapos, yung isang yun. Dahan-dahan lang, ma'am sir. Huwag nyo masyadong iaangat. Kasi ito lang naman tatanggalin natin. So, ito lang naman. Kaya, dukutin lang natin. So, ayan. Natanggal na natin yung mga tornilyo. Ma'am sir, ayan. So, yung para dito, inangat ko lang siyang konting ganun. Ganun din dito. Yung tornilyo na nandyan. Dito. Nakakabit. Yun. So, yun. Ang gawin nyo is, bubunutin nyo lang siya. Ayan. Bunot na. Tapos tabi nyo ulit. Para masagataan. Nakagloves ako, ma'am sir, kasi yung kuko ko dito ipatay. Sabihin nyo ang arte, naka-gloves, no? Patayin kuko ko dito. Tumutubo pa lang. Baka pasukan ng dumi. May infection. Kaya, yan. So, ito na ang chance natin linis-linisin dito sa part na to. So, ito siya, ma'am, sir. Yung ignition coil. Yung nabili natin is Uma Racing. Ito lang yung nabili natin, second hand, dun sa tropa natin. Galing din to sa M3 niya. So, check nyo rin mabuti. Basta pang M3 na ignition coil. Pati itong spark plug cap. Ayun, M3 sabi niya. So, assembly na siya, ma'am sir. Meron na yung mga rubber niya. Meron kasi nabibili yung cap lang. So, bunutin nyo na lang yung rubber nito kung cap lang yung nabili ninyo. Ayan. Tingnan nyo ang luwag niya, oh. Madali lang siyang bunutin. Dapat ano yan, eh. Ayun, oh. Dapat medyo mahihirapan ka pa sana. Pero ayan, madali siyang bunutin. So, bunutin na natin. Ayan. Para sa mga namamatayan ng motor ng M3 nila. Ayan. Posibleng ito na rin kasi. Ito kasi 5 years na nga. Sabi ko kanina. So talagang ano na. Pero buo pa naman ignition coil niya. Gusto ko lang magpalit. Baka trip niya lang din magpalit. Ganto lang siya palitan.
So ayan, size 8 na box wrench, okay lang. Socket wrench, okay lang din. Size 8, ma'am sir, ayan. 8 millimeters. So bago natin yan luwagan, luwagan muna natin itong tie niya. So ayan, hatakin nyo lang siya, ma'am sir, ayan. Kasi nakaikot siya dito. Ayan. Basta ito kasi yung pumipigil sa kanya pag naka, pag nakaangat to, nakaangat, eh naiipit siya. So kailangan yung ibaba. The same time hatakin niyo to. So, ayan. Bunot natin. So 8 mm. Ayan. Counterclockwise or pa-left? Pa-left. Left loose, diba? Yun. So tanggalin lang natin siya. Then tingnan nyo itong mabuti yung terminal, ma'am sir, baka mapagpalit nyo. Ang gagawin nyo, bunutin nyo. Yan. Tapos ilagay nyo kung nasan siya nakatapat. Huwag nyo yung ipipihip. So ganun. Yan. Itong isa. Yan. So luwagan lang natin at tanggalin natin yung mga bolt nya. Yan, so nabunot na natin siya. Ayan. Tabi nyo lang, ma'am sir. Kasi pag buo pa yung ganito nyo, pwede nyo pang gamitin. So ang next natin, ilalagay muna natin itong spark plug cap dito sa high tension wire. So ang gagawin lang dyan, ma'am sir, is ganito. Kasi papakita ko lang sa inyo, ma'am sir, yung luma. Ito. Ito yung stock. Pero NGK siya yan. NGK. Yung nabili natin is genuine Yamaha din naman. Ayan. Na spare part. Okay, makikita natin is NGK din siya. At kahit ocular inspection lang is makikita natin na tama ito ngayon. Kasi magkasukat siya. At ayan. Pang M3 talaga. So yun. So, gagawin ko, ma'am sir, dahil itong stock ay merong itong additional na ano niya, insulator or rubber na nakapalibot dyan sa wire. Ililipat natin dito sa papalit natin ignition coil. Dahil ito wala. Gagawin natin, pipihit lang natin to. So, may rubber siya. Pipihit lang natin. Yun. So, natanggal na siya. So, ayan. Bunutin lang natin. And ayan. Masyadong close up pala yung kanina. Ayan, bunot na. So iwalay natin yung luma. Ayan, halata namang luma kasi yan. Pero huwag nyo itatapon, ma'am sir. Kasi pag nagka-aberya, meron kayo pamalit. Pansamantala. Basta buo pa. Ayan, so isusuksok lang natin siya dito. Siyempre. Ayan o. Ayan o. Parang straw. Kung mapapansin nyo, ma'am sir, mas maiksi yung high tension wire ng tawag dito ng stock kesa dito sa tension wire ng Uma Racing. Yan. Just in case kasi na ano siguro na ganyan, parang ito madurog-durog, pwede pa nating putulan and then fresh na naman yung dun sa ano nya. Itong yung rubber niya dito. Dito sa makeup, binunot ko diyan. Tapos linusot ko muna doon para maipihit natin 'to. So ipihit lang natin, ma'am sir. 'Yun. Suksok lang natin din, maramdaman natin yung mga wire na 'yon. Na tawag dito, umiipit doon sa parang screw niya na 'yon. So yan, dapat mahigpit yan, ma'am sir. Yan.
gano'ng gagamitan natin ng puwersa. Ayan, once naramdaman yung sumagad na siya dun at hindi siya basta-basta nabubunot, slide nyo lang tong rubber ano niya, insulator, para di basta-basta na papasukan ng tubig. Kasi yun yung nangyari dun sa luma. Nung nabaha, na subsub ko sa baha, pumasok yata yung tubig din yun. Medyo nakita rin ako ng putik-putik dun sa loob. Ayan. So, bago natin i-fix, i-check muna natin yung kung paano yung diskarte sa mahaba niyang wire, ma'am sir. Kasi, kung iikot ba natin siya or ano. Ayan, isang rason din dyan, mas maganda yung mas mahaba para hindi basta-basta nabubunot. Ayan, so ang diskarte natin, iniikot na lang natin siyang ganun. Tapos nilayo natin siya dun sa mga itong mga socket na to. Ayan, tsaka mga sensor na yan. Kasi pag gumalaw yan, ma'am sir, or pumalagpalag yan, pwede niya maapektuhan yung mga yun. So ilayo na lang din natin sila. Then iipit natin sila ulit dito. Tay na yan. Ayan. So yun. Medyo nakalayo siya, ma'am sir, sa mga yun. Sa mga socket na yun. Then sakto lang din naman siya dito. May konting kaluwagan para hindi naman batak na batak. Then dito pakita ko sa inyo. Ang gagawin nyo lang dito, ma'am sir, sa spark plug cap, since bago na to at mas mahigpit, medyo iwiwiggle-wiggle nyo lang siya. Mararamdaman nyo naman siya hanggang sumagad siya dun. Ayan, makarinig kayo ng mga click-click. Ayun. Didiin nyo lang yan tapos wiggle-wiggle. Ayan. O yan. So make sure din, yun, hiniwalay natin siya kasi nakatikit siya dun. So yan. Tapos yung insulation niya or yung rubber niya kanina, ma'am sir, dito ko nilagay. Kasi bakal tong mga to. So yan. Para ano na din, extra protection. So yun, na-wiggle-wiggle na natin. Mahigpit na, sagad naman siya. Ayun, sumagad naman yung rubber doon. Ito naman ang ihigpit natin. So ayun, nabalik na natin. Bali, huwag nyo masyadong higpitan, ma'am sir, kasi baka ma-loose thread. Sakto lang yun. Kasi pag masyadong mahigpit, lulose thread yan. Yan. Mararamdaman nyo naman kung nakadikit siya o hindi. So yan. So, ayan. All set na. Subukan lang natin. Para all goods. Ayan, moment of truth. Okay. Hindi sumabog. Mas maganda yung ano niya. Hindi masyadong ma-vibrate. Hopefully maganda na ang sunog niyan at hindi na bumitaw, kasi andam naman natin yung ano niya kanina, yung higpit niya dito. Ayan. So kung medyo ihilahin nyo rin, ayan, okay naman. Huwag nyo nang lalagyan ng puwersa. Hindi naman necessary na ito yung sira kapag namamatayan kayo, pero pwede yung chink i-check. Chingnan. Pwede nyo i-check. Ayan. So, mas madali siyang dukutin, ma'am sir, kapag nakabaklas tong mga to. So, ilang tornilyo lang naman yan. Diba? So, pakita ko lang din paano ibalik para sakto. Eh, ma'am sir, papakita ko lang din na hindi nyo mapagpapalit tong mga terminal na to kasi. Ayan. Meron siyang napagandang feature. Itong mga terminal na to, ma'am sir. Ayan. Itong mga terminal na to,
Okay, kung mapapansin nyo, mas mataba or mas malapad itong pula dun sa black. So kung pagpapalitin natin siya, hindi mo siya maipapasok to. Ito yung sa kabila. Oh, hindi mo siya maipapasok. So hindi ka makakapag, kahit mapagpalit mo yan, alam mong hindi tatama. So yun, kung saan lang siya fit, dun siya may isushoot, dun siya may kakabit. Yan, oh. Yan. Pero hindi ganun ang case sa lahat ng motor. So make sure na lang din na kabisado nyo yung terminal or mayroong kayong diagram kung iba yung motor nyo. Pero dito sa MIUI 125 or M3, ganun po. So yun, so papakita ko na paano ibalik. Yan, uunahin natin syempre kung ano yung last natin na binaklas. So ito yung last natin na binaklas. Ito yung kakabit natin una. So ang pagkabit niya, ma'am sir, huli natin tinanggal na tornilyo, ito nasa gitna. Medyo iaangat kasi natin siyang ganun. So dudukutin lang natin siya. Ayan, so bali yun na nga, ma'am sir, meron tornilyo dito na dinukot natin yun, inuna natin. Then pangalawa ito, yan yung tornilyo dyan. Tapos pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim. Yan, so siguradong okay na tayo dyan. Yun naman, yun naman. So okay na tayo dyan. Ang pagbabalik lang nito, eh susuot mo lang na ganun. Ayan, suot mo lang na ganun. Tapos medyo ibaba mo yung seat. Ayan, tatama mo lang siya. Ayan, okay. So makikita nyo, ma'am sir, tatama mo lang siya dun sa, ganun din sa kabila. So ayan, imusot ang kabila, oh. Tingnan nyo mabuti. So ayan, dapat nakaibabaw siya. Tapos ayan, dapat naka-clip siya dun sa mga yun. Ayan, tingnan nyo mabuti. Ayan, then ang tornilyo nya, ito at yun, so tatlo lang, all good na yun, basta intact. So ganun lang kadali, ma'am sir, magpalit ng ignition coil at tawag dito, spark plug cap. So kung kahit ano man ang palitan mo dyan, ganun lang din dito lang sa side na to, para di kayo mahirapan. So next time na pupugak-pugak or parang nalulunod-lunod yung motor ninyo, yung M3 ninyo, ganun lang, check nyo lang, baka nabubunot to madalas kasi ma-vibrate yung motor natin. So yun, salamat sa panunood. May mga tanong kayo or comment, iwan nyo lang sa baba. At try natin subukan natin na sagutan ng ingay ng aso. Salamat, keep safe, keep warm, and God bless.